Panginoong Diyos, lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, matutunghayan natin ang katotohanan, ang kaligtasan at pagpapagaling ng ating Poong Hesus Nazareno ay para sa lahat. Subalit, ito'y kinakailangang tanggapin ng buong puso, isabuhay sa lahat ng aspekto at sulok ng ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko
laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bukas ba tayo sa mensaheng ang kaligtasan ay para sa lahat? Sa pagpapagaling ng anak ng babaeng tigas-Sirofenika ng ating poong Jesus Nazareno, magandang tignan at pagnilayan yung naganap na kanilang pagpapalitan. Kasi sa konteksto po ng o yung kwento ng kaligtasan ayon sa mga Hudyo, no? At ito ay minana ng ating pong Jesus Nazareno. Ang kaligtasang ipadadala ng Diyos ay para sa kanyang piniling angkan, sa kanyang piniling tao, ang mga Israelita, ang mga Hudyo. So sila lang para sa mga Hudyo. Dahil sila lang ang kumikilala sa Diyos na iisa. At ang ibang bansa na may mga Diyos-Diyosan ay hindi matatanggap ang kaligtasang ito. No? Alam po natin yan. Kung babalikan natin ang kwento ni Moises, patuloy hanggang sa panahon ng ating pong Jesus Nazareno, yun ang pagkakaunawa na natanggap din ng ating pong Jesus Nazareno bilang isang Hudyo. At yun din ang pangunahin niyang misyon na tinanggap niya mula sa Ama. Ipamahagi, ipakilala ang kaligtasan para sa bayan ng Israel. Subalit natunghayan natin at nasaksihan natin na bagamat iyon ang pangunahin, hindi ito nakasara para sa mga nais manampalataya sa Kanya. No? Maganda yung sinabi ng ating pong Jesus Nazareno. No? O yung Kanyang narinig, hindi pala yung Kanyang sinabi. Kasi sabi niya, no? Kung may piging, hindi ba nararapat lamang na unahin ang mga anak? Nararapat lamang sa Diyos na sa kanyang bayang pinili at hinirang, sa bayang tumanggap sa kanya bilang Diyos at kumilala sa kanya na sila ang unang makatanggap ng kaligtasan. Pero ang sagot ng babae, hindi po ba't ang mga tuta palakad-lakad sa ilalim ng lamesa ay nakatatanggap din ng labis, ng mumu, ng nahuhulog na pagkain. No? Na isang, hindi dahil nagkamali ang Diyos, pero, o nagkamali ang ating poon, pero alam niya, nakita ng babae ang katotohanan ng kaligtasan na hindi lang para sa pili, kundi para sa lahat. Isang malinaw na paalala po sa atin na naririto ngayon. San man tayo nang galing? Diyan lang sa kabilang kanto o nagbus pa ng ilang oras para masaksihan, makapagdasal sa ating pong Jesus Nazareno? Komportable man ang buhay sa kanikanya mga bahay o naghahanap pa ng matutuluyan? May trabaho man o wala? May itsura man o wala. Para sa lahat ang kaligtasan. Para sa lahat ng nananampalataya. Pero may kasama yun. Kung tinatanggap natin ang kaligtasan para sa lahat, yun din ang hinihingi sa atin. Ang maipahayag ang kaligtasan sa lahat. Minsan hindi po natin naiiwasan na kahit hindi natin sabihin, nasa kamalayan at pagkilos natin
na nagiging mabuti, nagiging mapagbigay, nagiging makatarungan lang tayo sa mga taong kilala natin. No? Sa isang banda, natatakot tayong mapagkatiwalaan yung hindi kilala. No? May suspetya eh. Pero may mga panahon talaga sinasadya natin. Dahil hindi natin kapitbahay, hindi natin kapamilya, hindi natin kamag-anak, iba yung itsura niya, mukhang galing pa siya sa malayo. O minsan, dahil pinagmasakitan niya ako, may atraso sa akin yung tatay niya, may mali sa kanya, kumbaga pinipili natin. Pero paalala ng Diyos, hindi ba't ang kaligtasang dala ko ay para sa lahat, kahit sa hindi mo kilala, kahit sa taong nangangailangan pero hindi mo kilala, kahit sa mga ayaw mo, ililigtas pa rin sila. At responsibilidad natin na iparating sa pamamagitan ng ating kilos at gawa yung kaligtasang iyon. Lalong-lalo na sa ating mga nagsisimba, no? Minsan ang ating reaksyon, no? Yung mabait lang sa akin, yung madasalin lang, yung deboto lang, yung kasama ko lang sa organisasyon, kagrupo ko lang, nagkakanya-kanya tayo. Pero paalala ng Diyos, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay tinitipon at binubuklod ang lahat. Kaya naman sa unang pagbasa, malinaw itong itinuturo sa atin, no? Hindi nito sinasabi na ang babae ay higit o hindi gaanong kahalaga sa lalaki. Sa katunayan, baliktad. Nilikha ang lalaki, subalit nilikha ang babae mula sa tadyang ng lalaki. Ibig sabihin, ang aking kapwa ay nilikha sa laman ko. Kaugnay ko siya. Hindi ako maliligtas, hindi ako magiging malapit sa Poong Hesus Nazareno kung hindi ko rin siya mailalapit. Ang kanyang gutom, pangangailangan, kalungkutan, kahirapan, pinagdaraanan ay sana'y madama ko rin. Sana guluhin din ako. Sana itulak din ako na makiisa, makisama, makiramay sa Kanya. Kaya maganda rin pong paalala, lalong-lalo na sa isang mundong parabang tinutulak tayo na pakialaman na lang ang sarili natin. Magkanya-kanya na lang tayo. Basta komportable yung buhay ko, mabubuhay ako ng maayos sa mga susunod na taon, okay na. Ni hindi ko man lang nakikita na may kapwa akong naghihirap, nagdaraos. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na makita na ang kabutihan, ang kalagayan ng aking kapwa ay nakaugnay sa akin. At ang kaligtasang hinahanap ko bilang deboto, bilang Kristiyanong nananampalataya, na nakikita ko sa ating Poong Hesus Nazareno, ay maibahagi ko rin sa Kanya. Mahal na Poong Hesus Nazareno na nakiramay at nakiisa sa amin, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa,
pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na nagiging tanda ng pakikiramay at pakikiisa ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mong kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Bon, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayo magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na pag tayo'y nagtitipon at nagdiriwang ng mga sakramento, nagdarasal o nagdedebosyon dito sa loob at paligid ng simbahan, kinakailangan pong maayos ang pagkakasuot ng ating mga face mask. No? Siguraduhin hindi po nakalabas ang ating ilong at bibig, no, hindi lang nakalaylay yung ating face mask, gamitin naman natin siya sa kung paano siya dapat gamitin at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.